Chinel! Okay, G, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isa sa mga most requested na topic sa atin ngayon ng mga GNL natin. At ito ay tungkol sa Especially For You na isang bagong segment ng It's Showtime sa TV. Okay? Na actually alam ko karamihan sa inyo ay medyo mababaduyan sa bagay na ito. Okay? Pero sa totoo lang, napakaseryoso at delikado ng show na ito para sa mga ibang tao na walang alam tungkol sa mga topic na pinag-uusapan sa show na ito sa It's Showtime, which is yung Especially For You nga. Okay, bakit? Simple lang. G, ang mga pinag-uusapan dito sa show na ito, tandaan ninyo, ay unang-una, relationship dynamics. Pangalawa, dating. Pangatlo, breakup. Okay? Mga bagay na hindi lang basta pwedeng magresulta sa isang tao para sabihin na natin maging emosyonal siya o makagawa siya ng hindi tama sa sarili niya o saktan niya yung sarili niya o sirain niya yung buhay niya o sabihin na natin maaaring makaapekto kahit sa mental health niya. Okay? Kaya nga, para sa akin, itong show na ito ay hindi pwedeng panoorin basta-basta ng mga utu-uto, mangmang, tanga-tanga, walang alam, bobo, hindi nag-iisip, o walang utak. Okay? Kasi nga, sa oras na, panoorin mo itong show na ito at basta oo ka lang ng oo, basta naniniwala ka lang sa mga sinasabi ng mga tao dito, then itong show na ito ay maaring maka-epekto sa iyo ng negatibo. Okay, dahil tandaan ninyo, yung mga host ng show na ito ay hindi mga eksperto pagdating sa pakikipagrelasyon. Okay? Matter of fact, itong mga host na ito ay mga entertainer lamang. Okay, hindi ko naman sila minamaliit. Okay? Hindi ko naman dinidegrade o sabihin nating sinasabi na sila ay mga walang alam, okay? Pero para sa akin, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang bagay na pwede makaapekto sa mental health o sa katinuan o sa buhay ng isang tao, lalo na kung ito ay tungkol sa relasyon, then mas mabuti sigurong makinig kayo sa isang tao na may alam o eksperto sa bagay na ito. Pero kung isa kang matalinong tao, minating din naman kailangan maging scholar ka o napakatalino mong tao. Okay? Basta yung gumagamit ka lang ng logic at ng critical thinking mo, okay? Then okay lang na manood ka ng show na ito at i-entertain mo lang ang sarili mo. Okay? Dahil nga, entertaining naman talaga yung show. Kasi ako, napanood ko na nga yung show eh. Okay? Nakita ko naman na sobrang entertaining, nakakatawa yung mga host, okay, nakakatuwa yung mga guests, di ba? So, masayang panoorin, okay, lalong-lalo na ito yung mga bagay na pinag-uusapan nga natin dito sa channel natin na ito. So, meron din akong kahit paanong natutunan. Yun nga lang, gaya ng sabi ko kanina, hindi mo pwedeng gawing basihan yung mga nangyayari dito sa show na ito, okay, ng mga pwedeng mangyari o dapat mong gawin o nangyari sa inyo ng karelasyon mo. Dahil nga, most of the things na ipinapakita nila, okay, sa show na ito ay hindi facts, okay? Hindi makatotohanan. Sa totoo lang, yung mga ipinapakita nila dito sa show na ito ay mga just for entertainment lamang, okay? Dahil hindi naman nila talaga na ituturo dito yung tamang relationship dynamics o sabihin natin kung paano i-handle ang break up ng tama, okay, o paano nangyari yung break up, o sabihin natin paano na hindi mangyayari yung break up, okay, o paano ba ang dapat gawin para mag-work ang isang relasyon, o ano ang dapat gawin sa pakikipag-date, o sabihin natin ano ba talaga dapat ang gawin, ano ba dapat talaga ang unahin, dapat bang makipag-date lang palagi, o sabihin na natin ano ba yung masculine frame, kasi nga hindi naman sila mga eksperto sa bagay na ito. Matter of fact, even yung mga host na yan o yung mga guest na yan ay
nagfa-fucked up din o nag-struggle din sa mga relasyon nila sa mga ibang tao, mga karelasyon nila na ano, na partner nila. Okay? Kaya hindi natin sila pwedeng basta sisihin sa mga impormasyon na ibinibigay nila na hindi ganun ka-accurate dahil nga they're just you know, doing their job. Matter of fact, sa totoo lang, kung meron man tayong dapat sisihin dito kapag nagkamali ang isang tao after niyang kunin yung advice ng isang tao na hindi eksperto sa isang bagay, ito ay walang iba kundi yung tao na iyon, yung hindi nakinig. Okay? Kasi nga, responsibilidad mo na gamitin ang utak mo habang nanonood ka sa show na ito. O kahit na anong show, o kahit na ano pang musika ang pinapakinggan mo, kasi nga, shared responsibility yan. Okay? Kumbaga, ipoprovide ng showtime, o ng especially for you, yung entertainment, okay? Tapos ikaw naman, bilang tagapakinig, ang trabaho mo naman, ay hindi lang basta i-entertain o enjoy yung sarili mo, kundi ang bagay na dapat na ginagawa mo din, ay ginagamitan mo nga ito ng utak. Okay? Iniintindi mo ito ng mabuti. Okay? Kasi nga, pwede kang masira dito o sabihin natin, pwede kang mas lalo pang makagawa ng hindi magandang bagay sa sarili mo. Tapos, isipin nyo, yung mga guests pa nila ay puro mga supot na lalaki, puro mga malalambot na lalaki, puro mga beta male, puro mga simp, di ba? Tapos yung mga babae ay puro mga makakate, mga malalandi, wala nang ibang inisip kundi manlalaki ng manlalaki, ayaw pa rin mag-settle down, palipat-lipat, di ba? Pataas ng pataas yung mga body count nila, di ba? So, hindi mo talaga pwedeng, kumbaga, basta sandalan o paniwalaan o maging basihan ng buhay mo o ng relasyon mo itong show na ito. Lalong-lalo na kung nasa breakup ka o galing ka ng breakup o kakahiwalay nyo pa lang ng ex mo. Okay? Kasi sa totoo lang, gaya nga ng kanina ko pa sinasabi sa inyo, ang show na ito ay for entertainment purposes only. Okay? Hindi ito basihan ng mga bagay na hindi mo dapat gawin at dapat mong gawin sa isang relasyon, lalong-lalo na sa breakup, okay? Dahil nga mga taong nagsasalita dito ay hindi mga eksperto. So, ibig sabihin, ang goal nila ay to entertain us, okay? And also, at the same time, to educate us na rin at the same time. Kaso nga lang, who they are to educate us, di ba? Kumbaga, sino ba sila para turuan tayo ng mga bagay na sila din mismo ay hindi nila alam. Okay? So again, gamitan mo ng utak mo yung mga naririnig mo sa kanila. Okay? Kasi nga, hindi ko kahit kailan narinig sa kanila na tinuruan nila yung mga lalaki na magpakalalaki, maging dominante, di ba? Na dapat meron kang diskarte, di ba? Instead, ang ginagawa nila ay ginagawa nilang mga simp, mga beta male yung mga lalaki, tas yung mga babae ay masyado nilang pinipedestalize, masyado nilang sinasamba, di ba? Kahit na single mom, kahit na sabihin nating naglandi na yung babae, still, yung mga advice na ibinibigay nila sa mga tao na ito ay mga advice na instead na may matutunan yung mga tao na wag gayahin o wag ulitin o maging mas mabuti dito sa mga ito, ang naririnig natin ay yung kabaligtaran. Okay? Kumbaga, pinapamper pa nga nila. Tinotolerate pa nga nila. Okay? Instead na sabihan nila na kaya kayo nag-break ay dahil malambot kang lalaki ka. Kaya kayo nag-break ay dahil wala kang alam sa mga babae. O kaya ka nag-break ay dahil instead na unahin mo na ayusin yung sarili mo, ang inuuna mo pa ay yung puro pambababae. Okay? Instead na ganun yung mga sabihin nila, ang sinasabi nila palagi ay someday makakahanap ka din. O ayan, may bago ka na ulit na date, di ba? O sabihin nating tumingin-tingin ka lang dyan sa paligid, makakuha ka ulit ng bagong karelasyon, di ba? O hindi man lang masabi na ang babae, ang gusto niyan ay yung sila yung nag-ahabol sa mga lalaki. Hindi yung lalaki ang nag-ahabol sa mga babae na ito. Pero syempre, bakit nga ba nila sasabihin yan? Eh, mainstream yung show na yon. So, ibig sabihin, kung ano yung gustong marinig ng madla o ng mga boss nila o ng mga taong
nagpapatupad ng mga rules and regulations sa TV, yun yung bagay na sasabihin nila. Alam nga naman, turuan nila yung mga babae, na yung mga babae ang mang-please sa mga lalaki o unahin nila na magpakasal na sila habang mga bata pa sila kaysa sayangin nila yung prime years nila para lang sa paycheck. O pagsabihan nila ito o turuan nila ito na huwag magpalipat-lipat sa iba't ibang lalaki dahil hindi ito maganda, dahil nalalaspag siya o dahil bumababa yung value ng pagkababae niya sa dating market o tumataas yung body count niya. Diba? Siyempre, hindi na sabihin yung mga bagay na iyan dahil hindi yan yung mga bagay na gustong marinig ng mainstream o ng mga boss nila o ng mga nagpapatupad nga ng mga rules and regulations sa telebisyon. Okay? Dahil sa oras na, yung katotohanan ang sabihin nila sa mga guests o sa mga nanonood ng show na ito, okay? Then malaki ang tsansa na baka mabatikos sila o maban o mawala itong show na ito dahil nga ang katotohanan ay mapait. O sabihin natin sa totoo lang, ang katotohanan ay hindi magandang pakinggan o masakit para sa karamihan na hindi gumagamit ng utak nila o may intensyon na itago itong mga bagay na katulad nito. Kasi syempre nga naman, gusto bang atakiin sila ng feminism? Gusto bang atakiin sila ng mga hater, sabihin sinesexualize yung mga babae, di ba? Baka sabihin na instead na turuan na magtrabaho yung mga babae, ang itinuturo ay mag-asawa ng maaga, baka magmukha pa silang mga groomer, di ba? So of course, ang sasabihin nila ay yung half-truth lang, okay? Hindi yung katotohanan talaga, okay? Dahil nga, ito ay isang mainstream na show. Okay? Kumbaga, nasa television kasi ito. Okay? Kaya ngayon, kung makikinig ka dito sa show na ito at hindi naman talaga purong katotohanan yung mga maririnig mo, then dyan ngayon papasok yung sinasabi ko sa iyo kanina na napakadelikado nito para sa iyo kung ito ang magiging basihan mo ng mga bagay na gagawin mo sa relasyon o sa pag-move on mo mula sa isang tao na nang iwan sa iyo. Kasi tatawagin mo bang mga beta male simp o mga supot o mga mahihinang lalaki yung mga lalaki na ginigest nila doon, eh samantalang yung mga host nila at mga boss nila eh mga lalaki na katulad din ng mga guest nila na yon. Okay, kumbaga lahat yon may mga asawa, may mga girlfriend, puro relasyon din ang inuuna, di ba? So maraming masasaktan, lalong-lalo na yung mga viewers. So ngayon, kung maririnig ito ng mga viewers at tatamaan sila o masasaktan sila sa katotohanan, kahit na totoo pa ito, okay, then malaki ang chance na baka makancel sila o kaya walang manood o maboycott yung show nila. Bagay na hindi nila pwedeng gawin dahil nga itong show na ito ay isang napakalaking negosyo. Again, ang show na ito ay hindi basihan o sabihin nating nilikha para tulungan ka o turuan ka para maging magaling sa buhay o para matuto ka kung paano mag-handle ng relasyon. Instead, ang show na ito ay nilikha o pinroduce nila para mang-entertain. Okay? Kaya nga ako, pag nanonood ako nito, lagi kong ginagamitan ng matinding panunuri. Okay, kumbaga, napaka-observant ko pagka nanonood ako nito. Okay? Laging may critical thinking at logic akong ginagamit. Okay? Para nang sa gayon ay hindi ako basta madala ng mga host na talaga namang magagaling mag-host talaga. Okay? Natatawa ako, natutuwa ako sa mga nangyayari. Okay? Lalo na nakikita ko yung mga itinuturo ko sa inyo o naririnig ko rin yung mga itinuturo ko sa inyo sa show na ito. Okay? Pero kudos sa kanila, lalong-lalo na kay Vice Ganda. Nag-aaral si Vice Ganda. Naririnig ko yung mga salitang sabihin nating manipulation o yung gaslighting. Okay? Kumbaga, nag-aaral siya. Pinipilit naman ni Vice talaga na magbigay ng accurate na advice sa ating lahat. Yun nga lang, since hindi naman ito ang forte niya at merong mga filter o mayroong mga pumipigil sa kanila para sabihin yung totoo at hindi naman sapat yung kaalaman nila, then of course, hindi pa rin natin pwedeng basta sandalan o sabihin nating kapitan o panghawakan yung mga bagay na sinasabi nila.
Kaya nga, kung tatanungin ninyo ako kung i-re-recommend ko ba sa inyo na panoorin itong show na ito, well, ang sagot ko dyan ay, of course, okay lang sa akin na panoorin nyo itong show na ito. As long as matalino kang manood, okay? As long as gagamitin mo yung utak mo, okay? Dahil tandaan mo, hindi nila alam yung ibang mga sinasabi nila at hindi rin nila sinasabi lahat ng katotohanan sa show na ito. Okay, dahil ito ay show lang, okay? Even yung tungkol sa sex, hindi rin nila pinag-uusapan dito dahil bawal nga daw, okay? Kaya nga para sa akin, sa totoo lang, napakadelikado para sa isang bata na walang kasamang magulang na manood nitong show na ito, okay? Kasi nga, kaya nga may parental guidance na nakasulat dyan. Kailangan may isang parent na may alam tungkol sa topic na ito, nakasama yung bata na pwedeng mag-explain sa kanya ng mga pinag-uusapan dito para maintindihan niya ito ng tama, dahil baka mamaya yung bata o teenager ay walang alam sa mga sa relasyon o sa mga pinag-uusapan tungkol dito, okay? At ito ay basta lang niya gayahin o basta na lang niya gawin, okay? Basta lang siya makipagrelasyon kasi cool tingnan, kasi nagpapalakpakan sila, kasi nagba-viral yung isa, okay? Kasi nagte-trend ending yung isa kasi ang ganda tingnan nung relasyon nila kasi nakakakilig, di ba? Baka o baka sabi natin gayahin yung pakikipag-break ng isa, di ba? Kasi nga kumbaga bata yan eh, di ba? Wala yang alam, okay? At gaya nga nasabi ko kanina, hindi ganun ka-accurate to, okay? So kung bata yung nanonood, dapat may parental guidance, okay? Kung hindi bata yung nanonood, dapat gumagamit ka ng utak. Responsible viewing ang dapat na bagay na mayroon ka, okay? Dahil kung hindi mo gagawin yan, baka instead na mag-radio silence ka o mag-no contact ka o nahin mo yung self-improvement o mag-move on ka sa ex mo para may ayos mo yung buhay mo at yung relasyon ninyo ng ex mo, ang gawin mo ay gayahin mo yung mga sinasabi nila dito na mainstream. Mga bagay na, sabihin nating rason nga kung bakit naghiwalay sila nung ex niya, okay? O rason na kung bakit pati yung host ay hindi makakuha-kuha ng karelasyon niya na magtatagal sa kanya. Kasi ano bang mapupulot mo doon sa mga host na ito? Well, itong bagay na ito, huwag nyo naman sanang isipin na, kumbaga minamaliit ko o sabihin natin nilalait ko yung mga host dito sa part na ito o dito sa mga bagay na sabihin ko na ito. Pero ano bang aasahan mo sa mga host na sila din mismo ay nagpa-fucked up o nag-struggle sa mga relasyon nila? Okay, lalong-lalo na sa mga past relationships nila. Okay, lalong-lalo na si Vice Ganda. Si Vice Ganda ay isang bakla. Okay, well, eto ha. Hindi naman ako magiging homophobic o manlalait ng bakla dahil napakarami kong kliyenteng bakla, may mga kamag-anak akong bakla, may mga kaibigan akong bakla, okay? So, hindi ako gay hater, okay? Wala akong problema sa kabaklaan nila. Shit nila yan. Kung meron man ako opinion tungkol dyan, hindi para pag-usapan natin dito ngayon yan, okay? Pero ang punto ko lang dito, gusto kong malaman ninyo ay ganito. Si Vice Ganda ay isang bakla. Oo nga't may karelasyon siya. Oo nga't marahil nag-aaral siya o may nalalaman siya kahit paano sa relationship dahil meron siyang nakaka-date, di ba? Si Ayon, di ba? Nagsasama sila. Okay? Matter of fact, alam ko, kasal na nga sila eh, di ba? So, yes, meron siyang knowledge, meron siyang nalalaman, matalino rin naman si Vice, pero ang shit dyan is, si Vice Ganda ay isang bakla. Anong alam niya sa relationship dynamics ng dalawang straight na tao? Diba? Anong i-advise niya? Yung bagay na ginagawa nilang dalawa ni Ayon? Eh pareho silang sabihin nating lalaki kahit paano. So hindi niya alam yung nature ng isa't isa. So hindi niya ma-explain ng ganung kaayos yung tamang relationship dynamics ng isang tunay na lalaki at isang tunay na babae. Paano niya masasabi sa lalaki na bilang lalaki, dapat maging high value ka, dapat maging alpha ka, dapat maging dominante ka, dapat maging masculine ka, dapat may game ka, ba? Kumbaga, kasi ganito ang female nature. Paano niya masasabi yung mga bagay na iyon? Eh, hindi niya alam yun. Diba?
she actually doesn't live that life, 'di ba? Hindi siya ganun kung mamuhay, hindi ganun yung ginagawa nila sa relasyon nila. Even yung dynamics na para sa babae o sabihin nating information na maibibigay niya sa babae, hindi rin yun magiging ganun ka-accurate. Maaring siguro kahit paano pwede natin panghawakan, pero hindi rin ganun ka-accurate dahil nga bakla siya. Hindi naman siya babae. Anong alam niya sa female nature? Anong alam niya sa pagiging emotional ng babae? Anong alam niya na ang gusto ng babae ay yung mga lalaki na hinahabol-habol niya, na hindi niya talaga gusto ng validation, na ang gusto niya is yung naghahabol siya ng validation ng isang lalaki, na ang gusto niya ay yung lalaki na tinitingala niya, na ang babae pala ay hypergamous, na ang babae pala ay sabihin nating emotional, na ang babae, ang gusto palang lalaki nito ay yung lalaki na yung siya yung na-challenge, hindi yung lalaki na nagsisimp para sa kanya. Diba? So, hindi niya alam yung mga bagay na iyan. So, sa oras na magbigay siya ng advice niya, yung advice na iyon ay advice galing lang sa logic niya. Kumbaga, mga teorya lang niya ito. Dahil nga, hindi naman niya nararanasan yung mga bagay na katulad nito. Dahil nga, yung relasyon o mundo na ginagalawan niya o kung saan siya nabubuhay ngayon ay isang mundo o buhay na kakaiba dito sa isang topic o relasyon na binibigyan niya ng advice ngayon. Dahil nga, bakla siya. Iba yung kanila kumpara sa atin. Okay? Pero kung magbibigay siya ng advice sa mga bakla din, then baka makinig ako sa kanya o sabihin natin, baka yung advice ko sa inyo na dapat makinig kayo kay Vice dahil ang galing. Di ba? Tingnan nyo naman. Di ba? Napaka-successful. Di ba? Tapos, alam ko, kinasal pa yata sila ni Ayon. Tapos si Ayon, proud na proud pa sa kanya. Di ba? So, kahit paano, kahit na hindi siya eksperto, kahit paano, pwede ko siguro i-recommend na makinig kayo sa kanya. Kahit paano. Okay? Pero still, hindi ko pa rin masabi na 100% na makinig kayo sa kanya dahil nga hindi siya expert sa bagay na ito. Maring siguro makinig kayo sa isang gay na relationship coach na eksperto sa bagay na ito, pero hindi sa isang host na katulad niya. Pero kung magbibigay siya ng advice sa isang baklang katulad niya, kahit paano, okay lang sa akin. Okay? Pero kung papapiliin mo ako, mas gusto ko dun sa gay na expert. Okay? Pero since successful din naman yung kanya, kahit paano siguro, hayaang kita. Okay? Pero kung straight ka, then hindi kita pwedeng hayaan na basta makinig sa kanya. Pwede ka makinig kahit paano. Dahil kalayaan naman ng kahit sinong tao na magbigay ng advice. Kumbaga, karapatan niya yan eh. Diba? Na magsalita at magbigay ng advice at magawa na yung mga tao ay makinig sa kanya. Karapatan niya yan. Lalo na magaling magsalita si Vice Ganda at napaka-talino din naman talaga. Okay? So, okay lang na makinig ka. Pero again, gamitan mo ng utak mo. Dapat, kunin mo yung mga tama, tapos alam mo kung paano tanggalin yung mga mali. Dapat alam mo yung female nature, alam mo yung tamang relationship dynamics, may alam ka sa game, okay? Dapat naiintindihan mo kung ano yung hypergamy, o ano yung attraction, ano yung interest, okay? Ano nagpapataas ng interest level, ano nagpapataas ng attraction level, saan ba attracted ang babae at lalaki, saan ba attracted ang, o interesado ang lalaki at babae para makipagrelasyon o para makipagdate, okay? Para nang sa gayon, kapag narinig mo siya magsalita, eh nagkakaroon ka ng sarili mong konklusyon sa utak mo, okay? Kumbaga, hindi ka lang basta nadadala sa sinasabi nila sa iyo, okay? Dahil kung makikinig ka, nang tatanga-tanga ka o basta nakanganga ka lang o oo ka lang ng oo, nagpapautu ka lang sa mga sinasabi nila, kaya kung man sinasabing inuutu nila kayo, okay, pero ang ibig sabihin ko is basta nagpapadala lang kayo, then delikado ka. Maraming mga bagay kang magagawa na hindi tama sa sarili mo o sa karelasyon mo o sa babae na dinidate mo o sabihin nating sa breakup na pinagdadaanan mo nang dahil lang sa sabihin nating basta ka nagpadala sa napanood mo. Okay? And of course, again, hindi mo naman masisisi mga tao. Di ba? Dahil sasabihin lang talaga nila at gagawin nila yung bagay na sinasabi sa kanila ng mga boss nila. Okay, kumbaga, since ito ay para lamang sa entertainment at business, then mananatili silang nandoon sa box na yun. Okay, kumbaga, no more, no less. Okay, hindi na lalampas pa doon. Okay, kung ang goal nila is mang-entertain ng tao, okay? Hindi naman mag-ayos ng relasyon, then doon papunta 'yon, 'di ba? Kaya nga may kumakanta pa, may mga comedy, 'di ba? May mga nakakatawa, may drama, 'di ba? May
mga ano pa, may mga searchy, 'di ba? May tatlong pagpipilian, 'di ba? Kumbaga para ma-entertain nga tayo sa mga oras na sabihin natin wala tayong ginagawa. Okay? Sa mga oras na naghahanap tayo ng magpapasaya sa atin. Kaya nga instead na mag-hate tayo sa mga host o sa show na ito, ang bagay na dapat na ginagawa na lang natin ay ina-appreciate natin yung nakukuha natin ng libre. Okay? Dahil marahil hindi man sila ganun ka-accurate o nagkakamali man sila dahil tao nga lang, okay? O dahil sabihin natin may mga regulasyon silang sinusunod, okay? Pero still, nai-entertain pa rin nila tayo at may natutunan pa rin tayo mga bagay sa show na ito. Okay? Pero again, ulit-ulit ko nang sinabi ito, kung manonood ka ng show na ito, gamitan mo ng utak mo. Okay? Dahil kung hindi mo gagamitan ito ng utak mo, maaari kang maligaw. Okay? Maaring biyahin mo yung host o yung guest nila na after makipag-break doon o after iwanan ng isang babae dahil mas inuna niya yung babae kaysa sa self-improvement niya o sa mga goal niya sa buhay o pataasin yung value niya bilang lalaki o mag-aral ng female nature o mag-aral ng game, okay? O instead na gawin niya mga bagay na yan nang dahil sa kapusukan, kakulangan sa kaalaman o katangahan at kaistupiduhan ang naging priority o inuna niya na naman ay ang mambabae ulit at makipagrelasyon na naman ulit o maghanap na naman ng ibang mga kadate na babae kahit na napatunayan na niya sa sarili niya na ang mga babae ay distraction, hindi loyal, totoo lang, magagawa pa nga nito na pigilan siya o pabagalin siya sa progreso niya, sa pag-abot niya sa mga ambisyon niya sa buhay, mga goal niya at pag-abot niya sa tunay niyang potensyal. Pero of course, dahil hindi nga siya natututo o kulang ang kanyang kaalaman, siya ay patuloy na nagpapabalik-balik sa bagay na ito. Na actually, itong bagay na ito, lalo na yung hindi pagiging loyal ng mga babae, ay isa sa mga bagay na again, hindi na naman pwedeng sabihin sa television. Okay? Kaya karamihan ay nagiging katulad nung mga guest ng mga ganitong klaseng show o guest sa show ng showtime na ito o ng It's Showtime na ito. Okay, kumbaga, monkey see, monkey do. Okay, kung anong ginawa ng isa, gagawin na rin ng iba. Okay, kaya napaka-importante na gamitin mo ang utak mo. Okay, dahil kung hindi mo gagamitin ang utak mo o yung lohika o yung critical thinking mo habang nanonood ka ng show na ito, again, pwede kang maligaw. Baka gayahin mo sila. Baka instead na matuto ka sa mga pagkakamali nila o mas maging matalino ka sa pakikipagrelasyon o sa buhay dito sa mundo, ang mangyari pa ay yung kabaligtaran. Okay? Kaya napaka-importante na maging responsable ka o gawin mo yung obligasyon mo bilang matalinong manonood. Okay? Huwag yung basta nagpapadala ka lang. Okay? Tandaan ninyo, hindi lahat ng napapanood natin sa telebisyon, sa pelikula, sa sinihan, sa internet o sa radyo, yung mga napapakinggan natin dyan ay totoo. Karamihan dyan. Kaya nila ginagawa yan ay for entertainment purpose only. Okay? Para lang ma-entertain tayo. Okay? Hindi nga nila masabi sa mga babaeng matataba na baka ang rason kung bakit ka iniwanan ng boyfriend mo ay dahil pinabayaan mo yung sarili mo. Kaya nung makakita siya ng mas sexy sa'yo, pinalitan ka niya. Hindi nga rin nila masabi na baka kaya iniwanan ka ng girlfriend mo o ng ex-girlfriend mo ay dahil ang inuuna mo kasi palagi ay siya instead na yung ikabubuti ng buhay mo, di ba? Instead na unahin mo yung self-improvement o yung mapataas mo yung value mo sa sexual market o sa dating market, okay? Hindi nila masabi mga katotohanan, okay? So, napaka-importante na maging matalino ka, okay? Hindi nga nila alam na magkaiba ang nagpapa-attract sa babae at nagpapa-attract sa lalaki, okay? Kumbaga, more on mainstream lang talaga. Yung pinakamadaling makuha, okay? Yung pinakamadaling maarok ng mga manonood, okay? So, again, i-entertain mo lang yung sarili mo. Okay, pero hindi naman la kadalasan hindi naman la sinasadya na gawin ito. Okay, dahil maaring hindi lang talaga nila alam. Okay, pero may mga times na alam din nila 'yung sasabihin, kaso hindi nila masabi kasi nga bawal.
tulad na lang ng bilang lalaki, dapat hindi ka nag-ahabol sa babae dahil ikaw ang price. Kumbaga, kung gusto mo na yung babae ay lalong ma-attract o lalong magkaroon ng interest sa iyo, then ang bagay na dapat na ginagawa mo ay instead na ikaw yung humahabol sa kanya, dapat ang bagay na tinututukan mo ay yung purpose mo in life o yung self-improvement mo o yung mga bagay na magpapataas ng value mo. Okay? Para nang sa gayon, habang tumataas yung value mo, yung babae ang lalong naghahabol sa iyo. Kasi nga gaya ng sabi ko kanina, ang gusto ng babae ay yung lalaki na may mas mataas na value sa kanya. Of course, kung sasabihin ng o bagay na, of course, kung sasabihin niya ng host ng Showtime o ng It's Showtime, then baka ang sabihin naman ng feminism o ng society o ng social media ay dinadowngrade yung mga kababaihan. Diba? O sabi natin, not actually downgrade, baka sabihin nila na masyadong minamaliit yung mga kababaihan. Okay? Dahil nga sa panahon natin ngayon, okay, ang mga kababaihan ay masyadong pinipedestalize, masyadong sinasamba, di ba? Kaya nga, nasa, ano na tayo, kumbaga, ang tawag nga natin dyan ay nasa gynocentrism era, ano na tayo, era na tayo ngayon, okay? Tapos sasabihin mo na lalaki ang mas may mataas na value kaysa sa babae, di ba? Kahit na totoo, di ba? Tapos nga, kung sasabihin mo yun, then, baka yung mga tao sa paligid ay mag-umalma at itong show na ito ay maapektuhan. So ngayon ang tanong, dapat ba o hindi dapat na pinapanood o sinusuportahan itong show na ito? Well again, actually ilang beses ko nang sinabi ito, sinagot ito kanina, okay? At ang bagay na sagot ko dito ay simple lang, okay? Again, nasa nanonood o nakikinig yan. But sad to say, since nasa third world country tayo, meaning ang utak ng mga tao dito o edukasyon ng mga tao dito ay hindi ganong kalawak o hindi ganong katatalino, okay? Then, niya nakakalungkot na mostly nang nanonood, lalo na yung mga nasa liblib na lugar o yung mga hindi ganong kagagandang edukasyon o ang society na lugar o yung, kumbaga, yung hindi ganong kaunlad na lugar, okay? Yung mga may hirap na lugar, okay, sad to say, mga nanonood dyan, ay yun yung majority nga ng viewers ng show na ito, okay? Kaya kung maliligaw sila at mamimisunderstood nila o hindi nila maiintindihan ng tama yung mga napapanood nila sa show na ito at papaniwalaan nila na ito yung dapat nilang sundin, okay? Then malaki ang chance na maging malaki ang epekto nito sa society natin. Dahil ang show na ito ay pwedeng maging kasangkapan o maging sabihin nating dahilan kung bakit lalong dadami ang mga tamad na lalaki, mga puro babae ang iniisip, puro relasyon, okay? Mga malalambot na lalaki o mga babaeng ang tataas ng mga tingin nila sa sarili nila o mga promiscuous na babae, okay? O lalong dadami mga babae na may matataas na body count o mga single mom o mga lalaking beta male simp, di ba? Kumbaga, itong show na ito ay pwedeng mag-impluwensya ng negatibo sa society. Okay, again, pwede. Okay, pero hindi nila, sa totoo lang, hindi naman nila talaga ganong kakasalanan yun. Okay, kumbaga, meron din silang responsibilidad. Pero responsibilidad na rin yan ng nanonood. Kaso nga lang, sad to say, majority ng mga nanonood nitong show na ito, ay gaya nga nasabi ko kanina, ay hindi ganong katalinuhan. And since sila yung majority, so malaki ang negative effect nito sa society natin. Pero again, dapat ka bang manood nito? Para sa akin, okay lang. Lalong-lalo na kung sa show na ito, napapatunayan ko sa inyo lahat ng mga bagay na itinuturo ko sa inyo o lahat ng mga bagay na napapakinggan o napapanood ninyo sa channel na ito. Okay? So, bilang lalaki, ang obligasyon o responsibilidad mo sa sarili mo ay ang maabot mo ang tunay mong potensyal at mahanap mo
ang purpose mo in life, and also at the same time, yung mabot mo yung ambisyon, yung mga pangarap mo, okay? Hindi yung pakikipagrelasyon sa babae, okay? Dahil ang babae sa mundo ay napakarami. Matter of fact, mayroon tayong 4 na bilyong babae sa buong mundo. Hindi ka mauubusan ng babae, okay? Gusto mong makipag-date, gusto mong makipag-sex, then go ahead. Gusto mong mag-enjoy, go ahead. Pero, never take them seriously, okay? Huwag na huwag kang may in love sa babae, okay? Huwag na huwag mong gagawing priority o gagawing, sabihin nating, mundo mo, yung babae mo, okay? O yung mga babae sa paligid mo, okay? Dahil bilang lalaki, ikaw ay huhusgahan ng society at nilikha ng Diyos para mag-provide sa mundo na ito, okay? And also at the same time, huhusgahan ka sa achievements mo o sa success mo. Dahil habang bata ka pa, ang value mo bilang lalaki ay mababa pa lang, okay? May value pero hindi ganoon kataasan. Para tumaas ito sa madla o tumaas yung value na ito sa mga tao sa society at pati na rin sa dating market, ang bagay na kailangan mong gawin ay patuloy mong abutin ang tunay mong potensyal o pataasin mo nga yung value mo. Okay? Kasi nga lalaki ay hindi tayo pinanganak nang meron ng pusi, okay? O meron ng tahong, okay? Meron ng sabihin nating kung ano yung meron yung babae, okay? Kasi tayo, iba tayo kung husgahan. Hinuhusgahan tayo sa kung anong kaya natin i-provide. Pera, strength, security, di ba? At napakarami pang iba. Di ba? Kumbaga, dyan tayo hinuhusgahan eh. Ano bang achievement mo? Kaya nga, kung sino yung lalaki na may pinakamataas na kumpiyansa, siya ay mas attractive para sa mga babae. Okay? Samantalang, pagdating naman sa mga babae, ang value naman nila ay sinusukat pagdating naman sa sexually. Okay, kumbaga tayo, ihusgan tayo ng society pagdating sa pagbabase ng value natin sa success natin. Okay? Okay? Yung sa babae naman, okay? Kung ano naman sila, husgahan naman sila sa katawan naman nila. Bagay na hindi pwedeng sabihin sa mainstream. Okay? Dahil pag sinabi natin yan sa mainstream o sinabi yan ng mga host ng Showtime sa Especially For You, okay? Sa TV, then malaki ang chance na ma-cancel nga yung show nila. Okay? Pero totoo niyan, o sa totoo niyan, ang babae, simula kapanganakan pa lang nila, may mataas na value na agad sila. Okay? Dahil nga meron silang pusi, meron silang tahong. Okay? Tayo, meron man tayong tite, o meron man tayong ratbu, okay? Still, hindi pa rin tayo doon na sabihin natin pwedeng bigyan ng value, okay? Dahil nga tayo ay para sa survival, okay? Tayong mga kalalakihan, ang silbi natin sa mundo ay para dun sa, sabihin natin makapag-provide ng something sa mundo na ito, okay? O sa mga kababaihan, para mag-survive tayong lahat. Pero di ko sinasabi mag-simp kayo, di ko sinasabi magpakabeta kayo, pero that's the truth. Okay? Yun nga lang, dahil magulo na ang relationship dynamics o ang social dynamics natin ngayon, dahil nga sa mga sabihin natin mga nagbe-brainwash o dahil sa sabihin natin mga pagbabago, evolution o de-evolution na nangyari sa atin ngayon, okay? Then, yung supposed na sana na value na naibibigay natin na dapat na ina-appreciate ng mga kababaihan na hindi na masyado na-appreciate yan. Pero still, ma-appreciate pa rin nila. Depende lang talaga sa lalaki yan at sa game na o diskarte na ina-apply mo. Okay? Pero still, again, tayo ay hinuhusgahan sa success. Ang babae naman ay hinuhusgahan sa kung ano yung meron sila doon. Kasi nga, ang purpose ng babae naman ay ang mag-anak. Okay? Kumbaga, tayo, ang purpose natin ay mag-provide sa mundo. Okay? Maging karpintero, maging pulis, maging doktor, di ba? Tumutok nga sa purpose natin. Kumbaga, purpose in life, di ba? Maging entertainer, di ba? Maging inhinyero, di ba? Maging
sabihin natin tubero, shout out kay Johnny Sins, di ba? Kumbaga trabaho niya lahat 'yan, eh, di ba? Maging guro, maging teacher, Johnny Sins pa rin. Di ba? So shout out sa kanya. So 'yun nga 'yung punto ko doon. Kumbaga, tayo mga lalaki, ang purpose natin in life is 'yung mahanap natin 'yung bagay na kung saan eh magiging magaling tayo at makakatulong ito sa society. Okay? Yung mga babae naman, sila ang purpose naman nila ay yung mag-anak. Okay? Mag-anak at mag-alaga ng anak. And also at the same time, alagaan yung lalaki na nagpo-provide sa society at pati na rin sa pamilya niya. Okay? O dun sa, sabihin natin, anak niya. Okay? Kumbaga, ano yan eh? Shared responsibility o sabihin natin tulungan yan eh. Okay? Kumbaga, kung ano yung, ang purpose ng lalaki, mag-provide sa society, mag-provide sa family, mag-provide sa anak niya, okay? Ang babae naman, ang purpose naman niya is bigyan ng anak yung lalaki o alagaan yung anak at alagaan pati yung lalaki na nagtatrabaho para sa society. Okay? Dahil that's the only way para mag-survive ang mundo o magkaroon tayo ng mas progressive at successful na society. Bagay na not all the time or most of the time ay nasusunod, pero ganyan yan dapat nag-work. Bagay na, hindi nila pinag-uusapan sa It's Showtime dahil nga maaring hindi nila alam o kaya sabihin na nating dahil bawal nilang sabihin. Okay? Dahil sabihin nila, bakit mo naman sinasabing pag-anak lang purpose ng babae? Marami din naman kayang gawin ng mga babae. Ah. Di ba ba? Sabihin nilang ganun. O kaya baka sabihin nila na sabihin nating may mga babae na naman politician. Di ba? Alam niya, maraming issue eh. Di ba? Pero pag nature ang pinag-usapan, ang tunay na purpose ng babae ay ang mag-anak. Okay? So kung tututok siya sa ano niya, sa lalaki na mabibigyan niya ng anak, okay? Tapos aalagaan niya yung anak na yun, then magiging maayos ang social at pati na rin ang relationship dynamics. Kaya nga bilang babae, ang purpose mo ay hindi yung unahin mo yung karir mo habang bata ka pa. Okay, hindi yan ang tunay na purpose mo. Ang tunay na purpose mo ay habang attractive at mas bata ka pa, okay? Para hindi ka magaya dun sa mga ano, mga babae na ipinagpalit sa mga mas bata at mas magaganda sa kanila, okay? Ang bagay na dapat na ginagawa mo, ang purpose mo ay ang habang bata ka pa, okay? Maghanap ka na ng isang lalaki o yung tamang lalaki, okay? Yung successful na, mature na, kaya nang mag-lead, okay? Kumbaga mas mature sa'yo, mas may edad, kung doon mo makikita yon, okay? Kung sa ganun mo makukuha yon, pero mas maganda talaga may edad. Okay, explain ko sa inyo kung bakit, okay? So, ang purpose mo is maghanap nga ng ganun, yung magiging leader mo habang bata ka pa, habang nasa peak mo pa ikaw ng ano mo, o peak mo, nasa peak mo pa ikaw ng ano mo, ng attractive, magiging attractive mo, okay? Kasi bata ka pa eh, mas maganda ka pa eh, di ba? So, maghanap ka na ng ganyan, tapos ilock mo na ito. Hanggat maaari, kung magagawa mo, magbigay ka na ng anak dito o kaya gawin mo lahat na magagawa mo para pakasalan ka nito. Okay, ngayon, kapag ka nagkaroon na kayo ng pamilya, mahalin mo ng totoo yung lalaki mo. Alam ko na ang babae ay hindi logical at emotion pa rin na the drive o mag-co-control sa inyo para gawin itong mga bagay na ito. Kumbaga, trabaho kasi talaga ito ng lalaki. Magalalaki, kung magagawa ng lalaki na mapa-inlove ka niya, o kayo mapasunod ka niya, o i-value mo siya at ang pamilya ninyo, then yung babae automatically gagawin niya naman ito. Okay, pero gusto lang din malaman ng mga babae kahit paano na ito yung bagay na dapat ninyong ginagawa para mailigtas ninyo yung sarili ninyo. Huwag niyong ipagpalit yung prime years ninyo para sa napakaliit o stupidong paycheck o sahod. Okay? Habang bata pa kayo. Dahil kapag matanda na kayo, tsaka kayo nagsettle, hindi lang basta kukunti na lang yung mga options ninyo, kundi kung sino man yung mapipili ninyo sa moment na ito, baka hindi na rin magtagal sa inyo dahil palaging merong mas maganda at mas bata na dadating sa inyo. And also at the same time, piliin ninyo yung tamang lalaki. Piliin ninyo yung mas matanda sa inyo para laging bata yung tingin nila sa inyo. Okay? Wag naman, mga kinakausap kong babae dito ay yung mga nasa legal age na, hindi yung mga, ano ba, sabihin nyo, nanggugroom ako, hindi ganun. Kumbaga, ito nga yung sa mainstream eh, di ba? Kaya hindi nila masabi to, baka magmukha silang groomer eh. Okay, so yun din yung sinasabi ko. Kumbaga, nasa legal age, okay, kung nasa legal age ka na, hanapin mo yung lalaki na mature na, o yung nasa, yung mas matanda na sa iyo, mas
successful na yung buhay, mas mature na mag-isip, okay? Mas kaya na mag-lead, okay? Para nang sa gayon ay hindi lang basta secure ka, pati na rin yung anak mo, and also at the same time, yung sabihin na nating attraction at interest level niya sa iyo ay palaging mananatiling mataas. Lalo na kung alagaan mo palagi ang itsura mo, magiging malambing ka, feminine ka, submissive ka, o palagi kang maganda, palagi kang mabango, masunuring ka, ginagawa mo lahat ng mga bagay na gusto niya dito sa lalaki na ito, okay? So, yeah, mananatili ngayon yung attraction at interest level na mataas. Dahil nga, of course, palagi kang bata sa paningin niya. Kahit tumatanda ka na, at tumatanda na rin siya, bata ka pa rin lagi sa kanya, di ba? Tapos may anak pa kayo, tapos masaya pa siya sa iyo, okay? Pero, of course, madaling intindihin yan ng babae at madali para sa akin na sabihin yan sa mga kababaihan. Pero, since lalaki ang leader, then bilang lalaki, kayong mga kalalakihan, kayo pa rin ang makakagawa nito. O nasa kamay pa rin natin yung bagay na ito kung mangyayari ba ito. Kumbaga, kung ano magiging ang isang babae, bastos ba o magiging masunurin o respetado ka ba nito, kumbaga, salamin yan o resulta yan ng uri ng leadership o relasyon na mayroon tayo sa babae na ito. Okay? Kumbaga, kahit anong turo gawin ko sa babae, kung yung lalaki ay support at wala pa rin alam sa relationship dynamics, o sabihin natin walang alam sa game, walang alam sa female nature, then mag-fail pa rin yung relasyon. Maging bastos pa rin yung babae. Okay? Kahit na napakabait niya sa umpisa, pwede pa rin siya maging bastos o maging pasaway o maging cheater o iwanan ka pa rin neto katagalan, okay? Kung hindi ka magiging magaling na leader sa babae na ito. Okay? Dahil leader ka nga eh. Diba? So, kumbaga, sa atin pa rin ito nakasalalay. Okay? Kaya nga naniniwala ako na kaya parami ng parami ang mga kababaihan na naliligaw na ng landas ngayon ay hindi naman lang dahil sa mga nang be-brainwash o dahil sa kung anong klaseng society na mayroon na tayo ngayon na napakalaking failure, okay? Kundi dahil din sa mga kalalakihan na hanggang ngayon ay patuloy na lalong nagiging malambot o lalo pang nagiging mahina na ang nakakalungkot ay madalas mas malala pa sila sa mga kababaihan. Kung sino pa yung babae, ay siya pa yung mas may ambisyon o may bayag na kunin o abutin yung mga bagay na gusto niya sa buhay niya dito sa mundo. Kaya nga, since ganyan na yung dynamics ng society na mayroon tayo ngayon, asahan ninyo na habang tumatagal sa future, itong society na mayroon tayo ngayon ay mas lalo pang lalala ng lalala ng lalala. Sa totoo lang, nakakatakot na. Kaya, tandaan ninyo na instead na ang unahin ninyo ay yung sambahin ninyo yung mga babae ninyo o maghabol kayo na maghabol ng babae o yung ibigay ninyo lahat ng mayroong kayo sa babae o mag-invest kayo ng time, ng energy, ng pera na hindi nyo naman na mababawi kapag ka naibigay na ninyo o instead na mag-I love you kayo ng mag-I love you o bigyan ninyo ng relasyon yung mga babae o instead na pakasalan ninyo yung mga babae, ang unahin na lang ninyo ay yung pagpapabuti ng mga buhay ninyo. Okay? Dahil tandaan ninyo ito. Okay? Kung hindi ka kayang respetuhin ng isang babae, kahit kailan ay hindi ka magagawa nitong mahalin. Okay? Kahit na pakasalan mo pa ito o bigyan mo pa ito ng mamahaling regalo, o kahit na ibigay mo pa yung buhay mo sa babae na ito o gawin mo pa siyang priority mo o mapasaya mo pa ito. Kung hindi kanya kayang respetuhin, kung hindi siya takot na mawala ka o hindi kanya kayang tingalain, itong babae na ito ay kundi kanya lolokohin o ipagpapalit sa iba o kaya naman ay kayang-kaya kanyang iwanan
ng ganun lang kadali. Okay? Nang hindi man lang niya iniisip kung ano yung mga bagay na pwedeng mangyari sa iyo o ni hindi man lang niya iku-consider yung mga bagay na nagawa mo sa kanya noon. Okay? At hindi dahil sinasabi ko itong bagay na ito ay kumbaga ay pinapasama ko na ang imahe ng mga kababaihan. Okay? No. Hindi yan ang intensyon o goal ko sa mga sinasabi ko na ito. Kundi ang goal ko ay ang ipaalam lang sa inyo kung ano ang katotohanan pagdating sa female nature. Kung paano ba magmahal ang babae. Mga bagay na actually pinapatunayan araw-araw o tuwing may segment itong show na ito ng o sa show ng Showtime na ito. Okay, kumbaga tuwing may bago silang episode sa Especially For You. Okay, kumbaga laging pinapatunayan din diyan, 'di ba? Yung cheating, yung hiwalayan, 'di ba? Yung hindi pagiging loyal ng babae, yung kawalan niya ng respeto sa lalaki, yung hindi pagiging balanse ng relasyon, 'di ba? Yung let's say kumbaga lahat ng mga bagay na ito ay hindi ko naman ini-exaggerate. Kumbaga pinapakita o pinapatunayan ko lang sa inyo. Kumbaga yung mga bagay na nakikita nyo rin sa show na ito. Okay? Dahil again, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kung hindi ka kayang respetuhin ng babae, kung hindi siya takot na mawala ka, o sabihin nating wala siyang pakialam kung mawawala ka sa buhay niya, okay? Then hindi kanya kayang mahalin. Dahil para sa babae, it's respect or nothing. Okay? Kung hindi kanya o hindi mo siya magagawang respetuhin kanya, then expect mo na re-respeto siya sa ibang lalaki. Okay? Dahil ganyan ang nature ng mga babae. Dahil sila ay mga survivalists. Okay? O sabihin natin, of course, sila ay weaker species. Kaya nga ang hinahanap nila ay yung lalaki na mas mataas yung value sa kanila o sabihin na natin mas may bayag sa kanila. Okay? Lalong-lalo na kung ang lalaki na ito ay dahil sa taas ng value niya, siya ay pinag-aagawan o marami nagkakagusto sa kanya. Mga bagay na magagawa mo lang sa sarili mo kapag ka ang inuna mo ay hindi yung mga babae kundi yung self-improvement, grind and purpose mo, okay? At ang pag-abot mo sa tunay mong potensyal.